Magandang araw na naman sa inyong lahat, guys. Ang pag-uusapan natin sa ngayon ay tungkol sa GDOTY ATE o yung tinatawag na child allowance na natatanggap ng mga bata dito sa Japan galing sa Japan government. Doon sa nakaraan kong video na ginawa tungkol sa monthly expenses namin tsaka sa salary ko, may nag-comment doon kung nakakatanggap daw ba kami ng GDOTY ATE o kaya yung child allowance mula sa Japan government. So bakit hindi ko sinama yon doon sa monthly expenses namin tsaka sa income? Saan ba napupunta yung GDOTY ATE na natatanggap namin? Ginagasto ba namin yun? Iniipon ba namin yun? O ano ba ang ginagawa namin doon sa GDOTY ATE na yun? So samahan nyo ako sa video na ito at sasagutin ko yung mga tanong na yan. Ako si Leo, isang OFW dito sa Japan. Kung bago po kayo dito sa channel ko, please consider subscribing at huwag niyong kakalimutang i-click yung bell button para makatanggap kayo ng notification sa mga susunod ko pang mga videos. So, nung nakaraang ginawa kong video ay hindi ko talaga nabanggit yung GDOTY ATE. Kasi nga, hindi namin yon balak na gastuhin. Kaya, hindi namin nilagay sa income para hindi rin namin magasto. Doon sa nakaraang video ko na ginawa tungkol sa monthly expenses namin saka sa salary ko, nag-comment si Ryan Paduhinog. Sana na-pronounce ko ng tama yung pangalan mo. Shout out sa'yo, Ryan Paduhinog. May comment siya doon sa nakaraang video ko or mayroon siyang tanong. Ito yung tanong niya. May tanong po ako. Yung anak niyo po ba na baby, di ba dyan po pinanganak? So may natatanggap po ba siya na allowance mula sa Japan government? So ang sagot ko dyan ay oo. Lahat ng bata na pinanganak dito sa Japan, foreigner man yan or Japanese, ay nakakatanggap ng GDOTY ATE. Kung gusto nyong malaman yung detailed na vlog or video ko tungkol sa GDOTY ATE or child allowance, lalabas yung link sa card sa taas. O kaya pagkatapos ng video na to ay tingnan nyo sa description section sa baba kasi may mga link doon nung nakaraang videos ko. Kasama na yung tungkol sa GDOTY ATE. So yun na nga, kaya ako naisipan yung video na to or yung vlog na to ay dahil doon sa tanong ni Ryan Paduhinog. So yung GDOTY ATE ay hindi ko na sinama doon sa monthly income namin or sa expenses namin. Kasi wala kaming planong gastuhin yon, kaya hindi namin nilagay sa monthly expenses. Para masabi. Kasi kahit papano, nasusuportahan naman namin yung pangangailangan ng mga anak namin sa mga gastusin nila. Kung ganun, saan namin dinadala or saan napupunta yung GDOTY ATE ng mga bata? Okay, this year lang, recently, naisipan nung asawa ko na i-open na ng bank account yung anak ko na 7 years old. Grade 1 na siya dito sa Japan. So, in-open na namin siya ng bank account, sariling bank account sa pangalan niya, kahit bata pa siya, para doon na namin ilalagay yung mga savings niya. So, ang plano namin ay yung mga GDOTY ATE na natatanggap ng mga anak namin mula sa Japan government ay hindi namin gagastuhin, kundi ilalagay lang namin sa kani-kanilang mga bank account. Kasi mayroon na ngang bank account yung 7 years old kong anak. And then, yung 1 year old kong anak ay plano na rin namin na i-open ng sarili naman niyang bank account. Para yung mga GDOTY ATE o kaya yung mga child allowance na natatanggap namin mula sa Japan government ay ihuhulog namin or i-deposit na lang namin doon sa kani-kanilang mga account. Para doon na maipon yung mga savings nila. Para saan naman yung savings na yon? Una ay para sa emergency nila. In case na mayroon silang mga pangangailangan na hindi namin agad na paghandaan ng asawa ko ay pwede namin kunin doon sa savings nila or sa emergency funds nila. So yun ang isang purpose ng savings na yon, para sa emergency fund ng mga anak ko. Pangalawang purpose ay kapag naipon na yon at nag-turn 18 na sila o nag-debut, yun na yung magiging gift namin sa kanila. Yung ipon na yon, malamang sa time na yon ay kapag nag-debut sila, siguro malaki na yung amount na nandun sa account nila.
Kasi nga, isipin natin, 7 years old, and then pag nagdibo sila, yung panganay ko, mayroon pang 10 years. So sa loob ng 10 years na yon, pag naipon yung mga jidote ate doon, malaki na yon. Mamaya i-compute natin kung magkanong pwedeng maging amount kapag lahat ng jidote ate ay nilagay namin sa kani-kanilang mga account. Pangatlong purpose ng savings account na yon ay para sa college education nila. O kaya, pwede rin na kung gusto nila magsimula ng sarili nilang business kapag nag-turn 18 na sila or legal age na sila. Masasabi ko na, experience is not the best teacher. Kundi, learning from others' experience is the best teacher. So ngayon pa lang, dapat na nating matutunan based dun sa mga nakakatanda sa atin na yung experience nila ngayon sa pagpapaaral ng college nilang anak ay nahihirapan sila, di ba? So tayo mga bata pa na mayroon pang maliliit na anak, so ngayon pa lang paghandaan na natin yung college education ng mga anak natin para pagdating dun sa punto na mag-aaral na sila, mayroon na silang nakalaan para sa education nila. So kaya masasabi natin na learning from others' experience is the best teacher. Kahit hindi ko pa man na-experience yung ganung bagay, at least mayroon na akong idea na dapat paghandaan ko na to. Kailangan advance tayo mag-isip. Advance ako mag-isip. Nung nag-aaral pa ako sa kolehiyo bilang isang engineering student, sabi ng iba, yung mga engineering student daw ay magaling sa problem solving. What if wala pa yung problem, mayroon ka ng solusyon? So hindi pa dumarating yung problem, mayroon ka ng naisip na solusyon. Ngayon pa lang dapat, paghandaan mo na, gawan na natin ng solusyon. So para pagdating ng araw, yung problema na yon, mayroon ka ng nakalaan na solusyon para sa ganung bagay. Ganun dapat tayo mag-isip. Advance. Advance ako mag-isip. Ngayon naman, try nating i-compute yung mga jidote ate hanggang sa mag-18 na sila. Halimbawa na lang, yung 7 years old ko na anak, so mayroon pa siyang 10 years bago siya mag-dibu. So yung 7 years old ko na anak, monthly mayroon siyang isang lapad or 10,000 yen na child allowance. Ibig sabihin, sa isang taon ay mayroong 12 lapad or 120,000 yen. Kung sa peso, nasa around 60,000 pesos yun. So times 10 years, yun ay umaabot na ng 600,000 pesos. So mayroon siyang 600,000 pesos sa time na magdidibo na siya. So more or less, kalahating milyon na yun sa peso. Kung magiging consistent kami sa pag-iipon ng mga jidote ate or child allowance nila. And then, naisip ko na kalahati nung jidote ate nung anak ko ay balak kong ilagay sa investment vehicle. So dahil 10 years pa naman yon bago niya gamitin or bago namin ibigay sa kanya, so pwede naming ilagay yun sa isang high yield na investment tulad ng stock market. Okay guys, para naman sa mga gusto magpa-shoutout. Shoutout kay Mike Orna. And then shoutout ulit kay Ryan Paduhinog. Okay guys, sa mga gustong magpa-shoutout dyan ay i-comment nyo na lang po sa comment section below para sa susunod na vlog natin ay ma-shoutout ko kayo. Okay guys, sana ay may natutunan kayo sa video na ito. Sana ay magsilbing inspirasyon to or idea para sa inyo. Hindi ito sa pagmamayabang, kundi para ma-inspire ko kayo or ma-share ko sa inyo yung ganong idea. Isang magandang idea para sa future natin at sa future ng mga anak natin. Okay guys, salamat sa panonood. Kung nagustuhan niyo po yung video na to ay i-click niyo yung thumbs up. At kung bago po kayo dito sa channel ko, please consider subscribing. At huwag niyong kakalimutan i-click yung bell button para makatanggap kayo ng notification sa mga susunod ko pang videos. Okay guys, hanggang sa muli. Salamat sa panonood. Bye bye!